Magandang hapon po. Ngayon po ay itugon ko po ang lola ko po kung ano po ang buhay po nila noon. Po lola, kamusta na po kayo? Mabuti naman po ba ang palagayan nyo? Okay naman na po. Meron lang po may tatanong ng mga kapatid. Okay lang po ba? Paano po kayo namumuhay noon? Noong panahon na yun ay nagsasaka kami na nabubuhay namin pagtatanim ng mga pala, pagtatanim ng mga bulay. Tapos, nung ako naman nagdalaga na at makapag-asawa dito sa Bataan, anak pang asawa kong manging isda. Tapos, yung natuto ako magtinda ng isda, yun ang kinabubuhay namin na siyang ipinapaharal at siyang pangkabuhayan namin sa araw-araw. Mga panahon po nung Lola, meron po bang kuryente na ginagamit kayo? Nung mga panahon na yun, hindi pa uso ang kuryente. Ang ginagamit ay gasira. Gasira yung ginagamit na ilaw. Siya nagpapaliwanag. Ano po ang gasira? So, yung gasira ay yung bote. Nilalagyan ng gaas. Tapos, meron siyang telang naka-ano doon na siyang sisindihan. Minsan, kandila rin ginagamit. Okay. Pag magluluto po kayo, Lola, ano po ang ginagamit niyo pang pangluto? Ginagamit namin ay kala na bigato. Ano po ang kala na bigato? Kadalasan din gato ay yung sinisibak ang kahoy tapos ipinapasok doon sa kalan siyang pinapag-apoy siyang para makapagluto. Okay po. Madali lang po ba ang paghahanap buhay noon? Mahirap pero nagiging madali na rin kasi yun ang nakakasanayan namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ano pong mapapayo niyo po sa katulad ko pong bata? Maswerte ka, Apo, dahil magandang pamumuhay na ang nadatnan mo. Magsumikap ka lalo sa iyong pag-aaral at pagbutihin mo ang iyong pag-aaral para mas magandang buhay ang maranasan mo sa hinaharap. Thank you po, Lola. Salamat po sa inyong panonood. Paalam!